Assessment sa pinsala ng Bagyong Karding patuloy na isinasagawa matapos isailalim sa State of Calamity ang lalawigan ng Nueva Ecija. Makibalita tayo kay Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon Live. Claire? Sara, dahil sa tindi ng pinsalang iniwan ng Bagyong Karding lalo na sa sektor ng agrikultura, isinailalim na sa State of Calamity ang buong probinsya ng Nueva Ecija. Labis ang panghihinayang ng magsasakang si Marianito Sangki matapos padapain ng Bagyong Karding ang kanyang 2 hektaryang palayan sa Barangay Luna, Santa Rosa, Nueva Ecija. Halos 30% lamang ng mga palay ang kanyang naani. Pinipilit niyang patuyuin ang mga palay upang mapakinabangan pa. Bukod sa palay, nasira rin ng bagyo ang kanyang mga pananim na gulay. Eh pong natirang palay na pakikinabangan, ayan, binibilad namin, eh halos 30% lang natirang buo, yung 70, nasira. Hala, nasira ng bagyo, ang lakas kasi dito. Isinailalim na sa State of Calamity ang Nueva Ecija matapos makapagtala ng matinding pinsala ang bagyo, lalo na sa sektor ng agrikultura. Isa sa pangunahing tinututukan ng PDRRMO ang pinsala sa agrikultura, infrastruktura, kabilang ang mga nasirang paaralan. Partially nasa damage assessment na pumapasok na yung mga reports ng galing sa mga barangay at munisipyo. So partially meron na ring resulta yung damage. Samantala, ayon sa NEECO 1, nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at iba pang kalapit na electric cooperative upang agad na maibalik ang supply ng kuryente sa Nueva Ecija. Mga tumumbang poste, ililinis mo muna yan kasi nakaka-apekto rin sa traffic condition. And then linisin yung mga puno kasi mahirap mag-restore kapag ka meron ding mga ganyang mga impediment. So from there, nakakapag-repair na sila unti-unti. Sa Tarla, puspusan ang pagsasaayos sa mga linya ng kuryente sa lalawigan. Lalaki po ng Tarlac Electric, private sector na nag-ipag-coordinate. Yun po, manpower nila, nakapag-focus sila sa paglalagay ng kuryente. Sa clearing po, yung mga natumbang poste na kami na po ang nagagawa. Kaya mabilis. Katuwang ang electric cooperative, ang PDRRMO, sa mabilisang power restoration. Nakikipag-ugnayan na rin ang provincial government sa mga electric cooperative na madaliin ang pagsasaayos sa mga nasirang poste ng kuryente para maibalik ang supply sa probinsya. Ang gusto mo talaga ng provincial government, alam niyo, mabilis mong ma-restore talaga yung ating power supply. Kanya-kanyang diskarte naman ang mga residente sa Lapad, Tarlac. Ang ilan, gumagamit na ng generator set. Ang ilang bahay na may generator set, nagmisto ng charging station na matapos payagan ang mga kapitbahay na mag-charge ng kanilang mga cellphone doon. Yung kapatid ko, nagpa-lagay ng generator, pang-family sana siya. So kaso, yung mga naninirahan po dito, nakiusap sila na kung maaari, magpa-charge din yung kapatid ko. Para nun, yung mga cellphone nila, magkaroon din sila ng signal. Kasi lalo, ginagamit nila sa school yung iba. Nung nalaman namin na mayroong charging station dito, nagbaka sakali kami na magpa-charge. Tapos ayun po, binigyan naman po kami ng chance na magpa-charge. So, barang balik na rin po, yun po, kailangan namin magbayad ng 20 pesos, which is makakatulong din naman para sa iba dahil ibang gagas po sa generator. Umaasa ang PDRRMO na maibalik na rin ang supply ng kuryente sa iba pang bayan sa probinsya. Bali, naghukay kami ma'am ng tatayuan ng poste para mailipat po yung mga nasirang linya. So, gagawin namin yung para makadami kami, tsaka para ma-restore yung kuryente ng agaran. No? Sara, ayon sa PDRRMO, as of 2 PM kahapon, aabot na sa 45% na ng mga bayan ng Nueva Ecija ang meron ng supply. Katumbas ito sa 14 out of 32 na bayan sa Nueva Ecija. Patuloy naman ang clearing operation ng otoridad at pagsasagawa ng power restoration activities upang tuluyan manumbalik ang electricity o supply ng kuryente sa Nueva Ecija. At base na rin sa initial assessment ng PDRRMO at Provincial Agriculture Office, umabot na sa 3.2 billion pesos na ang halaga ng pinsala sa agrikultura at patuloy naman ng monitoring ng Provincial Agriculture Office sa mga ekta-ektaryang palayan na lubhang na pinsala o lubog pa rin sa baha hanggang ngayon. Sara.
Okay, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Claire Lacanilao.